Leticia's POV. San sa tingin mo, saan ka pupunta? Lumingon ako at nakita ang aking ama na may galit na tingin. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya na gusto ko makita si Steve. Kailangan ko siya makita, tanungin kung gusto niya ba ako itakas. O kung tutulungan niya ako malutas ang problemang to, pero hindi ko magawa. Wala akong lakas na loob sabihin niyan sa ama ko. Hindi ko nga kayang salubungin ang galit sa mga mata niya eh. Napapaisip tuloy ako, paano nagawa ng kapatid ko ang gagahan niya? Gayong napakalupit ni dad sa amin. Pero mas naro naman sa akin. Magpapahangin lang, dad. I wanted to breathe. Nakayokong sagot ko. Bukas ng birthday ni Mr. Venuventura. Bukas na rin nila i-announce ang engagement namin ng anak nila. Ayoko rin magpakasal sa lalaking yun. Kasi hodang gwapo siya o hindi. Macho o kahit nabutot balat, ayoko pa rin. I am not yet ready. I just want to enjoy my freedom. To experience being in love and to be in love. Hindi ka aalis. Napatitig ako sa kanya dahil sa mariing pagkakasabi niya noon. But dad, why Nadia? Hindi mo malalanghap ang parehong hangin nalalanghap natin dito, kaya mas gusto mo sa labas? Sunod-sunod niyang tanong na kung di sana gantong sitwasyon namin, malamang tinawanan ko na siya. That was my line. Dad, please let me go. Babalik din naman ako eh. Pagpipilit ko pa rin. Para naman kasi ako minor kung ituring niya. For goodness sake, I'm 23 years old na. Naisuko ko na nga rin ang peras ng silangan eh, tapos kung makapagbawal si daddy, tinalo ko pa si Maria Clara. Bumuntong hininga naman siya at marina kong tinitigan. Kung nakakawala lang ang tingin, I'll be on my unique and fabulous coffin already with a wild beat of music and roses. Sige, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Galit niyang sabi. Matapos niyang sabihin yon, iniwan niya na rin ako at pumunta na siya sa office room niya. Haba ako na may naiwang nakatulala. I can't believe, sasabihin niya yun sa akin. Nakapag umalis ako, wag na akong bumalik pa? What the? I did help them with the company sa abot na makakaya ko. Kulang na nga lang magkabali-bali ang kadyang ko kay Kayembot, tapos gantong salitang matatanggap ko? Gosh, I don't deserve this kind of treatment. Nagpupuyos ang loob kong sabi bago nagsimulang lumakad paalis. Hindi rin naman nila ako matitiis dahil kailangan nila ako bilang pambayad sa pesting utang ng kapatid ko. Ang mahalaga ngayon, makausap ko si Steve at kumbinsin siya. Kung ayaw niya di ako tutulungan, then I have no choice but to marry that Mr. Venaventura's son. As I went to the garage, I saw Mang Carlos cleaning the car. I asked him if he can drive me to La Tigra Hotel. Pumayag naman siya, pero pinagbawaran daw siya ng ama ko na iwan akong mag-isa o kaya'y magtagal sa nasabing lugar. Napabuntong hininga na lamang ako ng dahil doon. Wala ba silang tiwala sa akin? Mukha ba akong di ba pagkakatiwalaan? As if working as a first-class dancer at that hotel made me the most beautiful woman in the world. Wala naman sanang masama sa trabahong pinasok ko. Dahil bukod sa isang La Tigra Hotel sa kilala ngayon sa bansa, hindi rin naman ako nagtatanggal ng kasuotan. Yes, I dance. Nagsusuot ako ng sexy at mapangahas sa damit. Ini-auction ang sarili. At sinamahan ko yung customer na gustong magkaroon ng isang mananayaw sa tabi nila. Pero di ibig sabihin nun, madumi na ako. Hindi nila alam ang dahilan sa likod ng wild beat ng music na sinasayaw namin tuwing gabi. Hindi nila alam kung gaano tayo kahirap magsuot ng ngiti at ipakita to sa lahat. Ang tawa, ang ikot ng palakpakan, ang sipol at ang mga sigaw ng taong nanonood sa aming sumasayaw sa ilalim ng iba't ibang kulay ng liwanag at musika. Nagbibigay sa amin ng sakit. Oo, ngumingiti kami. Ngunit sa kaibuturan ng aming mga puso, umiiyak kami. Ma'am, hintayin na lang kita rito. Nahihiya akong tumuloy sa mamahaling hotel. Nahihiyang sabi ni Mang Carlos na nagpabalik sa akin mula sa malalim na pag-iisip. Sige po, Mang Carlos. Thank you. Baliwalang sagot ko naman. Pagkasabi ko nun, lumabas ako ng sasakyan at tuloy-tuloy nang pumasok sa hotel. Nakatingin sa akin ibang staff lalo na namakita sa akin nung gabing halos kaladkarin ako ng ama ko palabas ng hotel na to, pero kiber lang. Alice, ano mo ba kung nasan si Steve ngayon? Kuryosong tanong ko sa kanya na makalapit ako sa information. She knows who to check in and check out of this hotel. Steve who? Nagtatakang tanong niya naman. Peste, ano bang apelido ni Steve? Hindi ba kilala si Steve dito but he knows Kyle? Peste? Steve, the one who bought me in the auction? Hindi ako sigurado kung naalala pa ni Alice yon, pero siguro naman tanda niya pa. Oh, Mr. Steven, kanina pa siya dyan. Pagkasabi niya, nagmadali akong pumunta sa elite room kung saan naroon ang unit ni Steve. Sana makausap ko siya at mapapayag. Sumugal ako nung una para sa kumpanya. This time, susugal ulit ako at isusugal kong lahat na meron ako. Even if I sell my body, I will.
Determinado kong bulong. Nung nasarap na ako ng pintuan ng unit niya, humugot na muna ako ng malalim na paghinga. Nag-iipon ang lakas kung kaya ko ba talaga o hindi na palindigan ang gagawin kong desisyon. Pero ganun man, wala naman nang mawawala sa akin. I pressed the bell button on his door continuously hanggang bumukas yun at bumungad sa akin isang babae. Para nakita ko na siya before, hindi ko lang maalala kung saan at kailan. But why is she doing it here? May iba pa bang babae si Steve? Yes, nagtataka niyang tanong. I looked at her from her head down to her toes. She has beautiful blue eyes, a pointed nose, curly eyelashes, and kissable lips. She's wearing terno pajama at parang kagigising lang. Did she sleep here? Sa kaisiping yun, nag-init ang dugo ko kaagad. Pesting Steve. Dalawang araw hindi nagpakita sa akin, tapos ngayon, eto, at may pinatitili ng iba. Si Rasha? Is Steve there? I ask her. Tinaasan ko pa siya ng kilay. Di naman ako patatalo sa babaeng to, no? She looks sophisticated and educated, and so am I. Steven? Nagtataka niyang tanong. Tapos tinignan ako mula ulo hanggang paa. The way I looked at her kanina, sabay ngisi niya, puisit, mukhang tatarayan pa ako ah. Subukan niya na makita niya kung paano magalit ang isang latigra. Yes, he is in the bathroom. You can go inside and wait for him. Pagkasabi noon, bale walang tumalikod na siya at tumuloy ulit sa loob. What the? I don't understand her. One moment, akala ko tatarayan niya ako. Then bigla akong iniwan pero pinatuloy naman. What is her problem? And who is she? Nagtatakang tanong ko sa sarili ko. Naglakad ako papunta sa loob at printing umupo sa sala. Nakakaya naman kung papasukin ko sa banyo si Steve at pipiliting magsalita tungkol sa babae niyang naririto rin ngayon. Go to hell, Ivan. Go to hell and live there happily. Nalakay ang mata at napawang ang bibig ko nang marinig ang malakas sa sigaw na iyon ng babae kanina. Pero mas nagurat pa akong lalo at napatayo nang mapahinto sila sa harap at sabay na lumingon. Buhat-buhat na ang babae kanina ng isang lalaki na parang pamilyar din sa akin na pa-bridal style. Hi! Hello! They both said in chorus. Bahagya akong nailang. Pero matapos noon nagmamadaling namabas din sila habang buhat pa rin ng lalaki yung babae na nagagalit. Gosh! What's happening here? Nang mainip ako sa sala, walang pakialam na tumuloy na lang ako sa kwarto ni Steve. Hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon dito sa unit niya, pero wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang makausap siya. I sat on his bed and wait for him to come out. And yes, nasa banyo nga siya dahil dinig ko pang lagastas ng tubig mula sa shower. Pero nung huminto iyon, naghanda na ako sa punta niya. Pumesto ko sa kama niya kung saan makikita namin kaagad ang isa't isa pagpunta niya. Ngunit nang pagbukas niya ng pinto, nandakay kaagad ang mata ko. Para I control myself? Wala siyang kahit anong balot sa katawan. Oh my! Gulat niyang sabi bago tinakpan kaagad ang katawan niya. What are you doing here? Gulat pa rin tanong ni Steve. Gumisi ako kahit nga ba napakalakas ng kabog ng dibdib ko dahil nakabalanda sa akin ang katawan niyang basta pa rin ang tubig. He looked so hot. Sa lahat ng anggulo. Ano pang tinatakpan mo? Nakita ko naman lahat ng yan. Inilapan ko lang siya pero gumisi lang siya bago inalis ang pagkakatakip at dahan-dahan na naglakad papalapit sa akin. Ang kanyang kasangga ay pawang sumasarudo sa akin. Hindi tuloy ako mapakali. Pero hindi kaharutan ang pinunta ko rito kaya naman pinanatili ko ang kaseryosohan sa mukha ko. At ang makalapit siya sa akin ng tuluyan, bahagya akong tumingala upang matitigan ang mga mata niya. We need to talk. We said both in chorus. You first, Steve told me. Dumiretso na siya sa closet niya at kumuha ng damit. Kita ko rin kung gaano kasexy ang likod niya. At ang matipuno niyang balikat. Bakit ngayon ko lang napagmasdan ang mabuti ang katawan niya? I can't believe na nasaluhan ko ng lalaking to. He seems like a God's gift to every woman. And I'm one lucky woman na kasungkit sa kanya. No, you first. Ano yung sasabihin mo? I ask him. Ayokong akong mo nang magsabi ng problema ko dahil ang totoo niyan, hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanya na pumayag siyang makipagtanan sa akin. Ladies first. Gayet niya pa rin. Nakasot siya ng pantalon ngayon pero wala rin pang itaas. Bakit parang may pupuntahan yata siya? Are you going to somewhere else? You look like you're in a hurry. Kuryosong tanong ko. Aalis ba siya kasama ng mga narito kanina? At higit sa lahat, sinong mga yon? Ang dami kong tanong at gustong malaman, pero willing ba siyang sagutin lahat ng yon? Yes, we're going to Veneventura Island. Ani ang nagpakabog ng malakas sa puso ko.
Anong gagawin nila doon? The island is where my fiancé is working. I don't know. Gusto mo bang sumama sa amin? Seryosong tanong niya. Sunod-sunod namang pag-iling ang ginawa ko. Ayokong sumama dun. Di na ako ulit pupunta pa ron. Baka mamaya, sa islang yun na ako maburo at di na ulit makawala pa. Ayoko nang sumugal ulit. Dahil baka sa pagkakataong yun, baka tuloy na kaming magpang-abot ng unknown fiancé ko doon. Anyway, I have to tell you something. Muli niyang sabi na nagpabalik sa akin mula sa malalim na pag-iisip. He seems serious about what he wanted to say. Sabihin mo na. Huwag mo na akong pakabahin pa. Giit ko naman. He looks at me from my head down to my lips, then back to my eyes. Let's terminate the contract. Let's end this. You're not going to be my best dress anymore, Leticia. I was shocked by what he said. Para akong nabingi at tayong ang malakas sa pagkabog lang ng puso ko ang narinig ko. Kahit paging ako'y naging mabagal, pero bakit? What is the reason? I thought we have talked about that already. Na isang taon ang validity ng kontratang pinirmahan namin bilang mistress at lover na isa't isa? Did I find another woman already? Am I not good enough? Kulang pa ba yung mga ginawa namin? Hindi ba ako magaling? Why? Nauutal kong sambit. If he does not want me to be his mistress anymore, hindi niya rin ako matutulungan na lusutan ang problema ko. But do I have the right to demand? May karapatan ba ako na ipilit ang sarili ko sa kanya kung una pa lang alam na namin ang score sa pagitan naming dalawa? Walang damdaming sangkot sa pagitan namin bilang mistress and lover. Ginagawa lang namin ang pagkasalo at pagpapasaya sa isa't isa. Bukod doon, wala na. Hindi ba't ito ang gusto mo bago ka pumirma ng kontrata? Malaya ka na ngayon, Leticia. At huwag kang mag-alala. Hindi ko babawiin ang aking paunang bayad. Mas larong nanikip ang dibdib ko at nagsimulang manakit ang lalamunan. Ganun lang ba yun kadali sa kanya? Pera-pera na lang talaga? Binigay ko sa kanyang aking pinakaingatan. Kasalanan ko rin naman. Umasa ko. Bumantong hininga ko at pinipigilan ang sariling wag umiyak sa harapan niya. Pinakita ko rin sa kanya ang pinakamatamis kong ngiti. Kahit gusto ko pang umiyak at magmakaawa sa kanya na wag i-terminate ang contract namin, gusto ko siyang tanungin kung bakit. Why all of the sudden naisip niya yon at sasabihin sa akin tapusin niya ng kontrata? For what? At least give me a valid reason. I deserve that. I stared into his eyes. No emotions, no regrets. Then showed him my sweetest smile. Well then, salamat sa pagsasalo. Naging kasiyahan ko ang pagguha sa iyo by the great Stephen. Paalam. Tatayo na sana ako at aalis, pero hinawa kanyang balikat ko at marahan akong tinulak dahilan para mapaupo ako sa kama niya. Galit ka ba? Curious niyang tanong. Isira pala tong bugok na to eh. Anong gusto niyang mangyari? Magpa-party ako, tapos tumambling-tambling sa kama niya at sabihing tama na? That I am free? I did not expect him to get serious and put some label between us. Dalumpisa pa lang pinagduldulan niya na sa mukha ko na pagsasalo lang habol niya sa akin. And I agreed because I badly need money. Kaya lang di ko naman sinasadyang mahulog sa kanya. I remained silent and did not answer him. Baka ko na pang masabi ko na pagsisihan ko sa mandang huli. Iniwas ko rin ang tingin ko sa kanya. Ayokong makita niyang nasasaktan ako nang dahil sa mga pinagsasabi niya. Look! Nasa po niya ang noo bago tumingin sa akin. Nagpabalik-balik din siya sa paglalakad sa harapan ko. He seems problematic. Ikakasal na ako. He told me and that blew my mind away. What the? Nabigla ako. Nanlaki ang mata habang nakatitig sa kanya. That's the reason why he offered me to be his future mistress? Dahil alam niyang eventually ikakasal na siya. Ako ang pansamantala pero ibang pakakasalan? Peste naman. Sana sinabi niya sa akin agad para alam kong gagawin pag natapos ng kontrata ko bilang mistress niya. Hindi yung gantong nakikipaglalaw siya sa akin ng apoy at pag dumating ang taktang panahon, ikakasal na siya. He will leave me hanging. My tears started to fall. Hindi ko na napigilan. Isa pa, bakit ko pipigilan? Isa, nasasaktan ako ngayon. At least let me cry for a moment because I am in pain. Sana sinabi mo kagad sa akin, Steve. Sana sinabi mong ikakasal ka na para hindi na lang ko pumayag sa gusto mo. Pinunasan kong luhang pilit pumapatak sa mata ko at tumayo na. Wait, Leticia. Inawakan niya ang braso ko. Hinila ko papalapit sa kanya. I can feel his body heat. It was always comforting whenever I feel the heat of his body. Panatag ako, masaya, pero hindi pala dapat. Hindi ko dapat maramdaman yon sa kanya. Matagal ko nang alam na ikakasal ako sa babaeng napili ng mga magulang ko. Pero pakakasalan ko lang siya dahil sa mana. After that, wala na. Kaya kinuha mo ako na future mistress mo? I ask.
Wala na akong ibang maramdaman kundi ang kirot sa pagsuko. Buti siya, secure ang future niya sakaling kasal at may babae pa siyang maiikakama. Eh ako, ano matitira sa akin? Sabi ko na nga ba, sa huli ako pa rin ang dihado. Yes, aminadong sagot niya. Napangisi naman ako, na hindi man lamang pinabulaklak. Ayoko sa babaeng nakatakdang ikasal sa akin. Sa papel ko lang siya magiging asawa at ganon din naman siya. According to my friends who investigate her and do her background check, ayaw niya na sana magpakasal. At kapag nakuha ko na ang mana ko, ako na rin naman ang magpapakahirap. Naiwan ko na rin siya. Sayo na ako ng buong buo. Giit niya pa. Dapat sana sumayan ako dahil sa kaalamang yon, pero hindi eh. Babae rin ako. At kung sa akin mamangyayari, mas masasaktan ako ng sobra. Ayoko maramdaman yung mapapangasawa niya. Na hindi pa man sila nakakasal, nagtataksil ng lalaki na dapat sanay sa kanya. Pinunasan kong muli ang mga mata ko. Huminga na malalim bago seryosong tumitig sa kanya. If you really wanted me, then choose me, Steve. I told him. Tama. Yun lang naman at ganun lang kadali. Kaya naman pala ayaw niya sa babaeng yun. Eh di ako na lang. I know I don't have the right to say that. And I don't have the right to make him choose between me and his fiancé. But this is my last chance. My last weapon. Wala nang ibang araw at tamang pagkakataon na sasabihin ko yun sa kanya kung ano man ang ipinunta ko rito. Hindi man sa pumayag or kung ano man ang magiging desisyon niya, I will accept na masakit sa parte ko. Kung hihilingin kong tumakas kasama mo ko, papayag ka ba? Napakadali lang tanong kong yun kung tutuusin. I only want to hear a yes or no, but he did not say anything. Niwala man lang siyang naging reaksyon. I waited for a minute pero wala talaga, kaya iniwan ko na siya. Hindi na nga ako hinabol at iniyaan na lamang na mag-walk out. Buisit? I told you so. I whispered to myself. Yes, inaasahan ko na yon. Kaya lang hindi ko pa rin maiwasan na makaramdaman sakit kahit na nga ba inihanda ko ng sarili ko para doon. Pagsakay ko sa kotse ko, agad kong tinawagan si Jade to meet me at Club V. I badly need a drink. Not cold water but something hard that can blow my mind. Oh sorry, Beshi, but I'm busy right now. Maybe some other time na lang? Bungad niya naman mula sa kabilang linya. I got disappointed when she told me that. She'll move heaven and earth just to be with me. Kahit na busy ako, yun ang alam kong kailangan ko siya or kailangan ko na makakasama, pupunta yun. Kasi hodang sa impyerno pa yan. Sasamahan ko pa rin ang bruhang yun. We both know kasi na we're masama, kaya magkasundo kami. Ma'am Carlos, you can go home na. Pagkahatid mo sa akin sa Club V, ani ako sa kanya. Pero mukhang hindi siya payag. Eh, Ma'am Leticia, baka ho mapagalitan ako ng daddy mo kapag iniwan kita. Kabilin-bilinan pa naman niya na huwag kang lulubay ng tingin. Nag-aaral lang sagot niya naman. Paano ba naman ako mag-e-enjoy kung ganito? Tomorrow was my engagement with my unknown fiancé. Okay lang sigurong magpakasaya ako ngayon bago tuloy ang maitali sa peseng lalaking yon. Niwala man lang ba siyang lakas ng loob na harapin ako? Nakilalanin ako? Gosh, what kind of husband was he? Magaling siya na humagan? Mapapasigaw niya kaya ako katulad ng pagpapasigaw sa akin ni Steve when it comes to bed? Kung gusto mo ma'am, ihintayin na lang kita sa parking area. Hindi naman ako pumapasok sa ganyang lugar. Tinangoan ko na lamang si Mang Carlos. At hindi na pinagkabalahang sagutin pa. Total ganun din naman. Hindi rin naman sa papayag na maiwan ako mag-isa sa Club V. At panigurado, si daddy nang susundo sa akin kung sakali mang umuwi si Mang Carlos nang hindi ako kasama. Pagkarating namin sa Club V, tumuloy na ako kaagad. Wala na ang paligoy-ligoy pa. Pinakita rin naman na nakanda kong ID para makatuloy agad. And when I am already in, I ordered some drinks agad-agad. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi makailang beses akong umorder ng paulit-ulit na vodka. Bawat patak ng alak na ininom ko parang lasang abdo. Alam kong dito makakatulong para malutas ang problema ko, pero at least nababawasan ito ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero bakit ako umiiyak? Tanong ko sa sarili ko matapos uminom ulit. Gosh, tastes good. Hey! Napatingin ako sa lalaking nakatayo sa tabi ko. Hindi ko siya kilala. Pero parang nakita ko na siya dati. Yes? It sounds gasgas na, pero nakita na ba tayo dati? Curious itong tanong sa kanya. Umiti siya at saka humigop ng inumin niya. Yes,
I'm Rinaldo. La Tigra, right? Nagsalubo ang kilay ko. Pero kapag naalala ko ang lahat, napapangiti ako. Peste, dito pa talaga kami magkikita ng lalaking to? Siya yung customer na gusto ng dancer sa tabi niya habang nagsusugal siya. And luckily, ako ang babaeng yon. But everything was ruined when my dad came out of nowhere. Bakit pa kasi nakalimutan kong isuot ang pesting mask ko ng araw na yon? So, what do you want? Why are you here? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Sa bagay, hindi lang naman akong taong kailangan ng gantong relaxation. Maybe he wants to breathe too. Well, I am the owner of this club. Nahihiyang sagot niya naman. Pero bakit siya mahihiya? He should be proud. This club is so kilala? Kilala nga ba? O kilala lang ng tulad kong gustong makawala sa problema kahit saglit lang? I thought you just came from Italy. You know how to speak Tagalog pa? Muli ko namang tanong. Di naman ako halatang marites nito, ano? Well, this is the effect of alcohol to me. I became madaldal and makapalang mukha. But who cares? Definitely not me. Yes, I just came from Italy and yes too. I know how to speak Tagalog. I'm half Italian and half Filipino. Napangiti ako dahil sa sagot niya. Mukhang magkakasundo kasi kaming dalawa eh. Pareho kaming half-half at higit sa lahat. Maayos naman siyang kausap. Hindi maangas ang dating kahit na may sinasabi sa buhay. Pero sa dinami-rami ng tao dito ngayon, especially girls, bakit sa akin siya lumapit? What do you want from me? Tell me, gusto mo ba akong ikama? Hagan? Or maybe both? Prank akong tanong sa kanya. Medyo nahilo na ako pero hindi ako nakakaramdam ng kaba o matatakot sa kanya. He looks mapagkakatiwalaan naman. He is handsome too. Sakali mang magustuhan niya ako, edi push, I'm looking for a kaharutan anyway. Napakamot siya sa mukha niya bago nahihiyang umiling. Hindi ko alam ganito pala siya. Akala ko kasi seryoso siyang tao at puro business-business keme lang ang alam niya. No, I respect women, especially you, La Tigra. Kung gusto ko makipagsalo sa'yo, liligawan muna kita. But I am engaged already. Paglalahad niya. Napangiti ako dahil doon. He's honest and that's a plus point for me. Nakakadagdag sa kagapuhan niya yon. Kaya lang engaged ng lolo ninyo. Bawal na palang harutin. Too bad, I am engaged too. Inisang lago ko ang vodka na hawak ko at muling nag-order. Damang-dama ko ang init nun sa lalamunan ko. Tumitindi rin ang hilong nararamdaman ko pero wala akong pakialam. Nasa labas lang naman si Mang Carlos. Maybe that's the way it is, he told me. Inisang lagok na rin ang hawak niyang alak. He seems to bother or something. Tulad ko rin kaya siya na hindi rin gustong magpakasal sa nakatakdang ikasal sa kanya. Bala kong tumakas, alam mo ba? Nagsimula ako magkwento. Pero ang taong gusto kong takbuhan, ikakasal na? Sabi ko at saka muling umiyak. Peste, ba't pa ako umiiyak? Hindi naman pandrama yung dapat kong ikwento eh, pero umiiyak na ako. Nakakaya naman sa kanya. Is it okay if I cry? Baka kasi isipin mo pa ang drama ko. Well, let's press the imaginary button. Umakto akong may pinindot at ngumiti bago tumingin sa kanya. There, naka-drama on na. Get ko pa bago punasan ng luha sa pisngi at sa mata. Why? Ayaw mo sa fiancé mo? He asked curiously. Na hindi malang pinansin ang pag-iyak ko. Ayoko pa magpakasal. And about my fiancé, hindi ko nga alam ang itsura ng bugok na yun eh. It's just that I was intending to marry him because of our debt. Ako ang pambayad, so yeah. Baliwal ang sagot ko. Just think about it this way, he said and drank first before he talked again. May mga relasyong nagsisimula sa hindi nyo gustong isa't isa, pero in the end nagmamahala na. Meron namang nagsisimula sa maganda pero nagtatapos sa hiwalayan. You will never know what kind of relationship you will get if you did not bet. Parang sugal lang din. Hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo kung hindi ka naman tataya. Mahabang saan niya. Yes, he has a point. But what if I will marry someone I love and someone who loves me too? Hindi ba't mas maganda yon? Respect and trust are the foundation while love is just a bonus. Ikaw lang kayang pakasalan ko. Nakangiting wika nito na kinangisi niya naman. Tanan tayo. Gait ko pa bago bumagsak na lang dahil sa kalasingan. What would happen next? Hindi ko rin alam. Sa kabilang banda, when morning comes, day ko pang pinagsasapok ang noo. Sobrang saba ng pakiramdam ko. Napakasakit at talagang di ko maiwasang sabunutan ng sarili ko. This is what I got after drinking too much, ha? Ngayon, nagsisisi na ako. Pesting alak. Swear I'm not gonna drink again. Sabi ko sa sarili ko, but I got shocked when I heard someone. That word was so gasgas na. I've heard it so many times, but still, umiinom pa rin sila.
Napabalikwas ako ng bangon at kaagad ding umupo. Sapo ang noo. Peste, ang sama ng pakiramdam ko talaga. But where am I? Anong ginagawa ko rito? Bakit narito si Ronaldo? Where is Mang Carlos? At the Club V? I looked around me while still holding my forehead and gently massaging it. Nasaan ako? What am I doing here? What time is it? Gosh, nagsalo ba tayo? Sunod-sunod kong tanong sa kanya at natataranta nagpunta sa banyo. Eto na naman ako sa pagmamadali dahil sa kaalamang malalagot na talaga sa ama ko sa mga nangyayari sa akin ngayon. Ronaldo followed me into the bathroom and gave me my clothes. Gosh, I did not know naka-undies lang pala ako. Hey, answer me. Nasaan ako? Nagsalo ba tayo? Muli kong tanong sa kanya habang naghihilamos ng mukha. Humulas na ang eyeliner at eyeshadow ko. Mukha tuloy akong sabog na panda. Shoot, ang pangit ko. Kumpara sa katabi kong fresh na fresh at mabango. We were in my condo here at La Tigra Hotel and no, hindi tayo nagsalo. Sa sobrang kalasingan mo kagabi, bigla ka nalang bumagsak. Naagapan naman kita pero huli na. Tumingin siya sa bandang braso kaya naman napatingin din ako doon. Tsaka ko lang nakita na may pasa ako doon. Ngayon bigla ako nakaramdam ng pananakit noon. Sorry, hindi agad kita nasalo nung bumagsak ka at tumama sa mesang braso mo. Giit niya pa. Bumagsak ako? OMG, hindi ko man lang maalala ang nangyari kagabi. Hindi ko nga rin naramdamang bumagsak ako at tumama pala sa mesa. That's okay, but can you do me a favor? Nagmamadaling sinuot ko na ang damit ko na mainit-init pa. Kagagaling lang yata sa laundry. Sure, what's that? Bale, walang sagot na naman. Inabot niya rin sa akin ng malit na tawel upang ipampunas sa mukha ko. You look like a drunken panda. Tatawa-tawang sabi niya. Kung alam lang niya, dun din ang tingin ko sa sarili ko. At kung di lang ako nagmamadali, baka makipag-chikahan pa muna ako sa kanya rito. But at least it's being so honest to me. Can you drive me home? I don't have a car and I'm not good at driving. I never tried to commute as well. Nahihiyang sabi ko sa kanya, but he just smiled at me. Sure, small thing. He answered bago iniwan ako. I admit he is so kind. Magaan din siyang kausap at di nakakailang. Maybe if I met him first, baka nagustuhan ko rin siya. But I like Steve more than him. Nasaan na kayang isang yun ngayon? Did he ever think of me the way I think of him? Kinasal na kaya siya? I miss him. Bulong ko. Pilit kinakalimutan ang isip ko sa Steve. Hindi ko na siya dapat naisipin pa. Kinasal na kaya siya? Simula nung araw na lumapit ako sa kanya at sinabi niyang ikakasal na siya, wala nang dahilan para alalahanin ko pa siya. Ang sira ko lang kasi dahil niyaya ko pa siyang magtanan at kung bakit siya ang pumasok sa isipan ko nang planuhin ko yon. We are not meant to be. He was a lion while I'm a tiger. Hindi kami pupwede. Bulong ko pa sabay ngisi. At least nakapagsalo kami. Mas lalong lumawak ang ngisi ko nang dahil nga doon. Do you want us to launch first? Maang natanong sa akin ni Ronaldo nang lumabas ako sa banyo. Nilingan ko siya sabay biglang tugon. Kung hindi siguro ako nagmamadali ngayon, baka pagbigyan ko pa siya. Pero hindi pwede, dahil kailangan ko talagang umuwi. Maybe some other time. I really have to go? Sad ko. Inipit ko na lang pataas ang buhok ko at di na nag-abala pa na maglagay ng makeup. Pauwi naman na ako. Isa pa ngayon ang araw ng birthday ni Mr. Venaventura. Kung ngayon din nila iaanunso ang kasal namin ng anak niya. Peste? Kailangan ko na talagang magmadali. Baka kalboy na ako ng ama ko kapag hindi ako umuwi at totohanin na talaga niya ang mga sinabi niya. Hey, are you okay? Nag-aaral lang tanong sa akin ni Ronaldo na mapansin ang pagkatulala ko. Nginitian ko naman siya para hindi na nga siya mag-alala pa. To be honest, hindi ako okay. Today was the biggest announcement that will change my life forever. I am nervous, but as you said, maybe that's the way it is. Bahala ng lahat ng superhero kung ano man ang kahantungan ko. Nakangising lahat ko sa kanya, kahit na nga ba mababa ka sa boses ko ang kaba at pag-aalala. You can talk to your fiancé after the announcement. Mali mo naman, magkasundo kayo. Sagot niya naman. Ganito ba talagang isang to? He will make you feel that everything is going to be okay even if it's not. Hindi siya nauubusan ng advice. Baka sa sobrang bait niya, maging crush ko siya. Hey, isihan mo lang. Baka mamaya bumigay ako sa iyo niyan. Panunokso ko sa kanya na ikinatawa niya naman. Kinurot niya pa ang pisngi ko bago hinila. Hindi kita pwede magustuhan. Even if I alright you already, I'm sorry. Masasaktan ka lang at masasaktan din ako. Isa pa, I like you to be my friend. Well, ganon din naman ako sa kanya.
Isa pa, hanggang crush material lang siya sa paningin ko. Walang spark, unlike Steve. Steve na naman? Deleted na dapat yung lalaking yun sa isip ko, ha? Thank you for not doing a bad thing to me when I was drunk. Salamat sa pagpapatuloy din sa akin sa unit mo. At salamat din sa paghatid mo sa akin. Seryosong saad ko na makarating kami sa gate ng village. Di ko na rin siya pinatuloy pa kahit na gustong gusto niya akong ibaba hanggang sa pinakabahay namin. Di siya pwedeng makita ng daddy ko. Isa pa, baka nga ito na rin ang huling pagkikita namin. Dahil habang nasa biyahe kanina, nasabi niyang babalik na rin daw siya sa Italy. Hey, that's okay. Don't mind him. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko at hinagkan. Ingatan mo palagi ang sarili mo. Halos pabulong niya pang sabi at tuluyan na nga akong bumaba. Kumuway pa ako habang papalayo sa kotse niya. Hindi naman pala masamang makahanap ng kaibigan paminsan-minsan na walang ibang intensyon sa'yo kundi kaibigan lang talaga. Hindi mo man ma-enjoy ang buhay single at malaya, maybe I can still talk to my fiancé, just like what Ronaldo said. At kapag hindi nakuha sa magandang usapan, pasensyahan na lang dahil gagamitin ko na siya ng dahas. Nakangising usal ko sa sarili. Anong pakialam ko sa yaman niya? At anong sabi ng yaman niya kung susuntukin ko ang mukha niya sa harap ng maraming tao sakaling magantihan niya ako?